buwan ng Hunyo, naghahanda na ang ating mga kababayan sa pagdating ng tag-ulan. Ano nga ba ang lagay ng panahon na naating aasahan ngayong buwan? Ngayong umaga, makakasama natin si Raymond Ordinario, Weather Specialist ng PAGASA, para pag-usapan ito. Good morning, Sir Raymond. Yes, magandang umaga po at sa ating mga taga-subaybay. Una sa lahat, bago natin pag-usapan ng tag-ulan, lahat nga ka antabay ngayon dahil sa inaabangan na pagdating ng El Nino. Meron na ba tayong update tungkol dito? Sa ngayon, naka-El Nino alert pa rin tayo, Pia. At ang ibig sabihin nito, inaasahan natin sa mga susunod na buwan ay maaari na magsimula ang El Nino. At base sa ating mga climate forecast ay maaari itong magtagal hanggang first quarter ng 2024. At possible pa rin yan na mag-extend pa depende sa magiging progression ng ating El Nino dyan sa Central, Equatorial, and Eastern Pacific area. Sir Raymond, dun sa nilabas na alert ng PAGASA, sinabing maaaring mag-umpisa sa buwan ng Hunyo itong pagdating ng El Nino. Ano po ba ang mga hinihintay para masabing nag-umpisa na ito? So basically, binomonitor ng ating climate division itong lagay ng temperatura ng karagatan dyan sa may Central Pacific. At kapag nga na-reach na yung threshold natin na more than 0.5 degrees Celsius na anomaly sa kanyang sea surface temperature, ay idedeklara na nga ang pagsisimula ng El Nino at babantayan natin yung magiging epekto nito. Dahil nga nakikita natin, Pia, no, pag may El Nino tayo, usually mas kakaunting ulan ang aasahan sa ating bansa at may mga malalakas na bagyo tayong aasahan kapag nagpe-persist na o nagsisimula na itong ating El Nino. Nabanggit niyo na po ang pagmumonitor din ng mga pag-ulan na nadadating na medyo kumukonti o humihina kapag panahon ng El Nino pero ang mga bagyo lumalakas. Focus muna tayo sa ulan, Sir Raymond. Ngayong pagbuwan ng Hunyo, alam natin, yan na ang panahon ng tag-ulan. Ano ba ang mga criteria na tinitignan ng PAGASA bago i-anunsyo na opisyal na ngang nag-umpisa ang tag-ulan sa bansa? Yes, Pia, so lilinawin lang din natin na yung ating binabantay ng tag-ulan ay para namang dito sa climate type 1 ng ating bansa, which is in western section ng Luzon at ng Visayas. Kasi ito lang yung climate type natin na mayroong distinct na tag-ulan at tag-tuyo. So ang criteria na ginagamit natin ay dapat meron tayong sunod-sunod na araw na pag-ulan at within the next 5 days ay meron tayong total of 25 millimeters at within that 5 days ay meron tayong tatlong araw na at least 1 millimeter na pag-ulan na minamonitor natin dito sa ating 17 stasyon at 8 dito sa ating 17 stasyon ay dapat makapagrehistro na nga ng ganitong ulan para masimula na nga natin masabi na nagsisimula na ang tag-ulan. At kasama nito, meron dapat tayong southwest na hangin na umaabot ng hanggang 1.5 kilometers above para makita nga natin na magsusustain yung mga pag-ulan na binabantay natin. At dagdag pa rito, Pia, no, na binabantay din ng PAGASA ay yung madalas na pagkakaroon natin ng mga afternoon thunderstorm, especially on the western section ng Luzon and Visayas, ay mga indications at criteria na binabantay ng PAGASA para madeklara nga ang ating tag-ulan. Sir Raymond, bakit po typical na nangyayari itong panahon ng tag-ulan? Medyo latter part ng May o kaya halos buong buwan ng Hunyo pag iniisip natin, alam nating tag-ulan yan? Yes, Pia, kasi dito natin nakikita yung pagsisimula o yung onset ng ating habagat na siya talaga nagdadala ng mga malawakang pag-ulan ng western section of Luzon and Visayas. Kaya ito yung binabantayan natin. So kapag nag-starting habagat, susunod na rito yung pagsisimula ng ating tag-ulan. Kaya usually nga, yung normal natin o yung pangkaraniwan na tag-ulan na nagsisimula latter part of May up to the first part of June. So yun yung range natin at inaantabayan nga natin sa mga susunod pang mga monitoring natin. Dahil nga nandito na tayo sa western section, dumaan na itong bagyong si Betty at possible nga na mag-iwan ito ng habagat sa dito sa western section ng Luzon and Visayas. Kapag ganyan din po, panahon ng bagyo, tsaka panahon ng tag-ulan, naglalabas ang PAGASA ng mga heavy rainfall warning na may iba-iba pong kulay, may yellow, may orange, tsaka yung red. Pwede po ba nating isa-isahin at paano po ba natin maintindihan na yung kapag sinabi natin na light rain, ganito lang siya, kapag orange, ganito siya, at kapag red, ganito siya? So, Pia, no, way back 2012, dinevelop ng PAGASA ang rainfall warning system dahil nga yung existing natin ang warning ay para lamang sa lakas ng hangin dala ng bagyo. So, tayo ay naatasan na maggawa nga o mag-develop ng ating
warning para sa ulan. So meron tayong tatlong level, itong yellow, orange, at red. So sa yellow advisory natin, o yellow rainfall warning natin, sinasabi lang dito na may inaasahan tayo na patuloy na malakas sa pag-ulan sa susunod na tatlong oras. At pinaghahanda natin o binibigyan natin ng kaalaman o awareness ang ating community na maghanda sa possible na epekto ng patuloy na malakas na pag-ulan. Itataas naman natin ang orange warning natin, Pia, kapag medyo tutuloy-tuloy pa rin tumas-mas malakas sa pag-ulan na maaari magdulot na ng mga pagbaha, especially doon sa mga low-lying areas at saka malapit dito sa mga tabing ilog. At kapag red warning naman, Pia, ibig sabihin ito magiging malawakan ng pag-ulan at kinakailangan na ng aksyon ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, bago pa tayo umabot, Pia, sa red, eh, dapat na nakapag-evacuate na yung mga kababayan natin diyan sa mabababang lugar at sa mga gilid ng ilog at dito sa mga slope o mga dalisdis ng bundok para nga maiwasan yung epekto ng mga malalakas na pag-ulan. In terms naman sa amount, Pia, no, so hindi siya pare-parehas bawat lugar. Kaya nga ang ginagawa ng PAGASA ay kulay lamang ang ibibigay natin, hindi yung dami ng ulan, dahil magkakaiba ang response ng area dito sa daming ulan. For example, dito sa Metro Manila, magkaroon lamang ng 7.5 millimeters in an hour na ulan, ay magkakosa siya ng malawakang pagbaha. Ngunit pag dinala mo yan sa mga probinsya like Maybaysiha, hindi pa yan nila mararamdaman dahil nga sisipsipin lamang ng lupa itong tubig at bago pa siya magkaroon ng pagbaha. Dito lang sa Metro Manila at sa mga urban city na diretso siyang aagos sa mga kanal at sa mga kalsada, kailan kakaroon ng malawakang pagbaha. Very clear po at napakatama naman na dapat iba-iba rin naman ang epekto ng ulan depende sa lugar. Pero mahalaga din na alam nga natin tulad ng mga nabanggit ninyo yung pinagkaiba ng yellow, orange and red warnings na napakaklaro din po ninyo na ihayag sa ating mga manonood. Ngayon naman panahon na ng hanging habagat o southwest monsoon, madalas yan ang pinakadominanteng weather system kapag tag-ulan. Ano nga ba itong southwest monsoon o hanging habagat na lagi nating naririnig? Madalas kaaway din yan ng mga tao kapag panahon ng tag-ulan. Baka din meron kayong ilang mga trivia, Sir Raymond, tungkol dito. Oh yes, Pia. No? So sa Pilipinas, dadalawa lang yung monsoon system natin, itong ating habagat at amihan. Itong si habagat ay yung nanggagaling sa southwest o timog kanlurang hangin na nanggagalingan mula pa sa Indian Ocean, babaybay hanggang dito sa West Philippine Sea at papunta sa atin. So dahil nga galing sa dagat yung hangin, ito ay mainit at mamasamasang hangin, kaya nagiging madalas yung mga thunderstorm activities natin o yung mga pag-ulan natin na nagsisimula sa hapon at tumatagal yan hanggang madaling araw. So ito yung trivia natin, no, Pia. Pag habagat season natin, usually umuulan mula hapon hanggang madaling araw at titigil yan ng tanghali hanggang hapon. So may break tayo sa gitna. Every day kapag habagat season natin, lumihinto yan ng tanghali hanggang hapon. Yun nga yung medyo hindi magandang pagkakataon. Unfortunate for us, Pia, kasi yung umaga ay papasok ang mga tao sa kanilang trabaho at eskwela at sa hapon naman ay uwi. Kaya nga kapag nagsimula ng ating tag-ulan at habagat, planuhin maigi ang pag-uwi at pagpasok sa opisina at palagian na magdala ng payong kasi nga magiging maulan. And another pa na, Pia, so usually itong ating habagat ay nagsisimula yan May, kung nag-onset na yung ating habagat may May, at nagtatagal yan hanggang October. So magkakaroon ng transition to amihan sa pagdating naman ng Nobyembre. And isa pa sa nakita natin na base sa mga pagsasalisik, no, so tinatawag din ang habagat as God of Rain. Dahil nga puro ulan ang dala ng ating habagat. And as a matter of fact, binabantayan natin ito, especially itong dumaang bagyong Betty, ito yung nakamonitor tayo dahil nga kahit hindi tatama yung bagyo, yung ulan ng habagat na ating inaasahan na talagang pwede magdulot ng mga impact sa ating mga kababayan. And lastly, and normally kapag habagat, ito yung pagsisimula ng rainy season, at maraming ulan tayong aasahan kapag habagat. Pag binanggit nga ang habagat, rainy season, lagi ang naaalala ng mga tao. Ngunit may
pagkakataon na dahil sa hanging habagat, eh nagkaroon ng matinding epekto ito sa ating bansa. Particular, naalala ko dito sa Metro Manila, yung tuloy-tuloy na pag-ulan na talagang nagbaha, ang mga tao nagtataka, wala namang bagyo. Bakit umuulan ng ganito? Naalala nyo ba kung kailan to nangyari, Sir Raymond? At bakit nga ba ganun ka non-stop yung pag-ulan ng dahil sa habagat noong panahon na yon? Yes, Pia, no? So, kung tama ang aking pagkakatanda, dalawang taon na magkasunod ito, 2011 and 2012. So, yung 2012 event natin, meron tayong bagyo, ngunit malayo, parang Betty, pero at that time, nagsisimula na yung ating habagat. So, meron tayong tinatawag na enhanced southwest monsoon o yung pinalakas na habagat na talagang magdudulot ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. So, nangyayari ito, Pia, kapag meron tayong bagyo sa silangan ng Luzon na humahatak ng ating habagat. So, kahit hindi tayo apektado ng bagyo, yung hatak niya sa ating habagat ang nagdudulot ng mga malawakang pag-ulan. So, meron pa nga tayong mga na-experience din way back 2011 na meron tayong almost more than 7 days sa pag-ulan. No, yung tinatawag ng mga kababayan natin na siyam-siyam, ito yung prolonged rainfall or we call it na wet spell na tuloy-tuloy yung ulan dahil nga dito sa ating habagat. So kapag kasi nagsimula ng hatakan ng habagat at masyado nang malalim yung ating southwest na hangin, ibig sabihin ito, aabot na siya ng 5 kilometro mula sa ground, ay magpapatuloy-tuloy na yung pagbuo ng mga thunderstorm clouds o tinatawag namin doon ng mga nocturnal clouds o thunderstorms na nabubuo lamang sa gabi at patuloy ang pagdadalot nito hanggang madaling araw. So yun yung babantayan natin at unfortunately for the past 2 or 3 years or mula na ng pandemic ay hindi tayo nakaranas ng enhanced southwest monsoon. At maganda balita din dahil sa pagdating nga nitong bagyong Betty ay hindi rin natin naranasan ang parehong klase ng habagat rains or monsoon rains na talagang nung panahon na yon nagdulot ng pagbabaha dito sa Metro Manila. Pero bukod naman sir dito sa hanging habagat, meron pa bang ibang mga weather systems na kadalasang umiiral kapag buwan ng Hunyo? Yes, Pia. So ngayon, aasahan natin may bagyo, low pressure area at ang intertropical convergence zone. At kung magiging malakas ang ating habagat ngayong taon, pag-possible pa tayo magkaroon ng monsoon trough. So yon yung mga weather system na babantayan natin sa pagpasok nga ng buwan ng Hunyo. Kapag buwan din po ng Hunyo, typically ilan po ba ang bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility at anong-anong mga lugar yung mga posibleng naapektuhan ng mga bagyong ito? So, base sa climate forecast ng mga kasamahan natin sa Climate Division ng PAGASA, isa o dalawang bagyo ang aasahan natin ngayong buwan ng Hunyo at usually, dahil nga may habagat na tayo, dadaan na ito dito sa Southern Luzon up to Northern Luzon area. So, buong Luzon area yung possible na tamaan ito except the Palawan area. So yun yung usual na dinadaanan ng bagyo. Kaya nga, kung maalala natin Pia ng ating mga kabataan at kapag buwan ng Hunyo na pagsisimula ng klase, yun yung madalas na suspension dahil nga sa mga pagdaan ng bagyo. So hindi may spare ang Metro Manila starting June ng mga pagdaan ng bagyo. Sa record naman po ng PAGASA, nagkaroon na po ba ng bagyo nung dati sa panahon sa buwan ng June at alin po ba yung parang pinaka malaki yung impact at ano po yung naapektuhan nitong bahagi ng ating bansa? Sa pagkakaalam ko, may mga bagyo pero usually nga Pia, kapag buwan ng Hunyo, hindi yung bagyo mismo yung nakaapekto ng malaki, kundi yung habagat. So yun na nakikita natin at may mga instances tayo na yung enhanced habagat ay mas malaki pa ang epekto kaysa nung dumaang bagyo. So yun yung binabantayan natin Pia. So ngayon, dalawa na yung babantayan natin, the habagat and the bagyo, yun yung kailangan na i-monitor palagi kasi nga kapag may bagyo, mag-iwan ng habagat. O kapag naman masyadong matagal ang bagyo, mag-iwan ng habagat at magpapatuloy ng pag-ulan. So, way back, ang dami na nating mga experiences. So, pero yung pinakatumatak nga is yung 2011 and 2012 na malalakas na pag-ulan na dala ng habagat at may dumaang bagyo sa silangan ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat talaga at dapat lagi nilang alam kung ano lagay ng panahon para hindi sila nabibigla sa mga ganyang mga pagkakataon. Panghuli na lamang po, and meron kayong mensahe sa ating mga manonood. Yes, Pia. So sa ating mga kababayan at sa mga taga-subaybay natin, dahil nga magsisimula ng tag-ulan o magkakaroon na tayo ng tag-ulan ngayong buwan ng Hunyo, ay kailangan natin paghandaan o pagplanuhang maigi ang ating mga outdoor activities
Dahil nga magiging madalas ng thunderstorm, lalo na sa dakong hapon, hanggang madaling araw kapag nagsimula ng ating habagat, at magkakaroon na tayo ng mga mas maraming ulan, kahit wala pang, hindi pa nagsisimula ang El Nino, ay magiging madalas ang mga pag-ulan pa rin. Kaya magdala ng payong, kahit maganda ang panahon sa umaga, huwag nating asahan na magtutuloy-tuloy yan hanggang hapon. Kaya palagyan ang pagdadala ng payong. At sa mga estudyante naman na lalabas, magkaroon naman tayo ng paghahanda doon sa mga biglang pag-ulan, especially sa mga sa umaga at sa hapon na uuwi at papasok sa kanilang mga eskwela. At ganoon din sa ating mga kababayan nagtatrabaho, palagi pa rin po magdala ng panangga dito po sa ating mga biglang pag-ulan. At idagdag ko na rin, Pia, no, so hindi pa rin naman natatapos yung ating mainit na panahon, so patuloy pa rin nating pinapayuhan ng ating mga kababayan na pag-take shelter sa mga shaded area, huwag muna masyadong magbilad sa matinding sikat ng araw. And at the same time, palagaan pa rin uminom ng tubig para maiwasan pa rin ang dehydration dahil nga hindi pa naman totally tumitigil ang mainit na panahon. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga ibinahagi, Sir Raymond. At syempre, napakalaga din na lagi ninyong alam kung ano nga ba ang lagay ng panahon. Tumutok sa amin dito sa Panahon TV at alamin din ang pinakalita sa mga update galing sa PAGASA para lagi ninyong alam kung ano nga ang inyong aasahan. Muli, maraming salamat, Raymond Ordinario, Weather Specialist ng PAGASA. At yan ang panayam sa Panahon TV. Ako si Pia Mercado.